dulu, nandito na po ako sa bayan ng palengke. Ay, bayan ng palengke. Palengke ng baybay. Ayan, pasukan natin din eh. Ano kaya magandang masarap na ipaulam sa mga mag-tractor niyan? Masarap niyan, ano, may sabaw-sabaw. Para pampawing pawis yung mga nagtatractor. Pasok tayo dito. Baboy. Mahal baboy. Nagbasoy na lang ako, basoy. Dito tayo sa kapitbahay natin na maingay. Ay, pangbasoy ay. Kisa? Pangbasoy. Bulas, tindira. Ay, gino. Binahak. Ay, kulitin. May pipistan sa inyo. Saba. Sige na silinga. Ya, sige mo kung kita ani kita palitan ni Carmen. Sige na, Ping. Basoy lagi? Kila man. Nagpilang kila, tagdos. Uy, mawadaan mo kung grabaho ni mo, uy. Buka nga tindira rata. Report eh. Ah. Grabe, ay. Report yung kilo. Uy, mo mangalit. Uy, yun, Jack. Oh. Ito mo na, Ben. Alam, Ben. Oh, eh. Pinuha. Apang bas. Uy, paminara. Kali tu mikir mikir pisang sih. Wah bete karni. Kulik. Ay, sa kulik pila kalugas atay ay. Pakapin ba? Sos na sih. Oh. Imigrato. Sos. Ano na sabot? Ay kasabot. Meron yung luwi ka ako. Design ba? Design ba? Kali tig sari-sari para na i-design. Dahil sotanghon. Lagyan natin ng sotanghon yung bus oil natin. Palito rag sotanghon te. Ah, eh. Doka buka nito. Hindi na lang. Pilam na te. 30. Dahon sibuyas te pilarak gamera pang design ba pang garnix garnix oh te oh ha? Nabili rin pala kung ulam sa bahay, walang ulam sila mother eh. Sa kubo ako maghapon ngayon. Isda na lang daw, sabi ni Mrs. yung sa bahay. Hanap tayo, ha? Hanap, hanap. Hanap kita, Manila. Kay sarap sa tina. Uy! Dito dito, wala. Tang tamarong. Tamarong, tamarong. Ano lang? Kaya tamarong? Wow! Grabe! 300. Isa lang. Tumit tahong te. Sa kilo te. Tahong na lang, tahong. Dahil 300 yung kilo nun, no? Yung maliliit na isda, 300. Yan eh, 80. Ayan na lang ulam nila sa bahay. Sara? Oo. Sila lang naman ni mother. Tsaka bilhin natin ng ano, mapritong galunggong. 80. Kailan eh? Ito nga ano eh. Kalahati lang nito. Ang prito. Partner sa GGI sa tahong. Uy, marami na pala eh.
Aun, ala. Ay, uwi na po ako mga solo. Ang aking kulang-kulang 700. Ere lang po ang bit-bit. Grabe, sobrang mahal ng bilihin, din ang sabihin. Ay, may ginto. Mahal ang isda. Ara, uwi na po para makaano na. Makapagayak na. At ay magdakto sa palayan. Doon na lang ako magluto sa kubo. Let's go. Kondisyon na yung aking motor po. One click na lang sa post starts niya. Ay starter. Bili muna tayo ng ano. Butin. Asan kaya yung butin din eh. Pang luto. Kasa ang inyo kung ano ito eh. Butin ba? Ah, di ara. Ito tayo. Butin gas. Solo, dito na tayo sa location. Solo flight na naman po mga solo. Wala mag-isa. Kasi misis na iwan doon dahil nag-ano pa yata sila sa eskwelahan. Nag-brigada. Tapos ano din siya. Doon na lang siya magsaing. Mamaya na lang dahil nagbilad pa ng palay doon. Doon na lang nagbilad. Ito yung ating dala. Dito na. Kawali. Kawali. Pagkain ni Andy. Ang dami ah. Santa Peruera. Tubig. Okay. Ito yung ating bida. Ito yung ating bida. Binarinit ko na ng asin tsaka paminta. Po habang naghihintay ako ng nagtatraktor, wala pa, hindi pa dumating. Silipin ko lang yung aking ano din eh. Naglilimlim. Tik, naglilimlim na nga siya. Wala. Pisain mo lahat yan ha. Tik-tik-tik. Saan ko lang baka magtampo. Ano yung itlog niya? Sampo.
sampo, tapos yung nalaga ko nung nakaraan, 7. 7 sana. Sige. Pasain mo yan lahat. Wala pa, hindi pa. Wala pang nagtatraktor, oh. Buti na lang, hindi pa ako nakapag, ano, nakapagluto. Luto ako ng ulam na wala pa lang nagtatrabaho. Wala pa nga, oh. Ayan na pala, nandyan na. Papunta na pala yung traktor po, mga silo. Naririnig ko na. At tagalan sila kasi, ano pa kasi nila. Tatawid pa nila ng sapa. Kukunin ko na yung ating, ano, doon daw, doon na lang ako magluto sa Kilay Roger. Para akat na lang sila doon, hindi na sila pupunta sa ubo natin. Okay. Para ma-prepare na. Kaya po mga kasilo, habang kwentuhan sila, luto muna ako ng ulam kasi manangalian muna daw sila bago sila babanat. Yun, luto na po yung ating batsoy. Nalagyan po ng garlic garnix. So, manangalian mo na po kami mga silo bago sila babanat dahil alanganin na silang dumating. O, mag-alas 11 na. So, ayan na. Kain na kayo. Kain na mamaya. Punti. Alright, ayos na kaming ulam. Kain na. Ayos. Ayan, habang naghihintay po ako sa kanin dahil pinakuha ko pa ni Patrick doon sa bahay. Ayan ang traktor nila, nakapwesto na. Yun o. So, mananghalian muna bago sila mag-umpisa. Dahil mag-alas 11 na silang dumating dito. Natagalan sila pag-travel nun sa traktor. Ayan, so yung binhi namin, nandyan na. Nakaprepare na, number one. Nakasaboy na ba? So, traktor na lang. So, maya-maya, malinis na yan. Para naka-prepare na. Alright. Yung kay Roger, ano lang to, na hindi lang na traktor to. Kalabaw lang nagdumali nito. Pero yung sa amin, papatraktor ko na. Para mabilis. Ayos, shoutout kay Sir Gurgunyo. Ayan, Sir, matraktor na yung palayan mo po. Tigil-tigil marami sa tiwala ulit. Ano tayo? Uy, pilaw mo yung kauban. So, kain tayo.
So mga silo, sumulong na sila. Aktor na. Si Roger, inararoon niya yung ano, yung medyo matigas sa taas na titak. Pero yung sa baba, diniretso na niya. Kiniskis na niya kasi malambot lang naman. Yung matigas lang ang inararoon ni Roger sa kalabaw. Ayos, oh. Bigat ng ano nito, tractor. Isang ano lang ito, isang daan lang. Ito yung inararo ni ano ni Roger, yung sa taas, yung medyo matigas. Saka dun sa taas din, malambot ito maya-maya dahil meron ng tubig nakapundo. Ayos. Tapos si Roger, hinarangan niya yun doon sa sapa para pumasok yung tubig din eh. Ha? Ah, oo. Ito ang isang kopiha doon sa karoon niya rin. Kirira mong kahon ng kuha. Ang isang kopiha dito yung tao. Dito may isang kopiha sa una. Kiri? Taas? Sir Roger, diyan ano niya, padaanan niya ng araro to. Di, kini no? Gilid? Ah, darawang tanan? Ah, ito daw lahat. Kasi matigas, masyado. Tapos, si Patrick, nag ano din. Meron pa palang isang pitak doon sa pinakababa. Pati daw doon, kasali pala yun. Kaya nilinisan ni Patrick yung paligid, yung sa kawayan. Mayroon pa pala. Sayang din to. Kala ko daanan ng sapa to. Nandito lang pala yung sapa. Pabuta rin. So, mayroon pa isang pitak. Nilinisan ni Patrick. Ayos. Malaki-laki pala to. Malaki pa to kay ano pala. Doon sa kabila. Dila kay Andro. Yung isang kahon. Ilang isang pitak. Tapos na. Malinis na 'yon, no. Ano na lang, finishing na lang. Tatayin natin. Mabilis yung ano nila, yung kubutan nila. Yung makina. Mabigat kasi mabigat. Ayun. Malinis na. Number one. Isa na sila. So ito daw yata yung sunod nila. Ito, ito. Malaki, pinakamalaking kitak. Alright. So, standard sila. 140. Ano lang, minuto. 20 minutos na higit. So ano lang po ang ano, labanan dito po mga kasilo. Per hours, per oras yung ano, bayaran. 230 yata or 240 or 250 yung oras. Si Roger banap na. Ito lang naman yung aruruhin niya.
Bali tatlong pitak yung kanyang araruhin, yung matitigas. Pero ito hindi na daw, kasi malambot lang ito, katulad doon sa isa. Alright, so tuloy ako doon sa aking ginagawa, maglilis sa mga kawayan, Patrick doon sa kabila, tapos ako dito. Tapos sinarangan ni Roger, kumakit na yung tubig, pumasok na. Mas ano talaga, malaking bagay talaga kung may sapa sa gilid, mabilis makakuha ng tubig. Ayan, pumasok na. Alright, ayan ang aking bawasan kasi nakatumba dito sa ating kalayan. So, ito na lang ang araruhin ni Roger. So, lilipat na sila niyan sa isang kahon. So, tatanong natin si Roger kasi kasi doon 2:30 kasi yung oras doon per hour sa kabila doon kila Andro. So, 2:30 yung aking nabayaran per hours. So nagbayad ako ng 1.4 doon, 1.4 megit sa kabila. Hindi ko alam kung magkano dito. Tatanong natin si Roger kasi siya ang ano dito eh. Yung tropa na yun ni Patrick yan, yung dalawa na yun, yung operator ng tractor. So, pilang oras na yun? Pilang oras? 2:50. Okay. 2:50 dito po mga kasilo. 2:50 ang per hours. Doon, 2:30 sa kabila. Yun lang naman yung matitigas yung kanyang inaararo. Para pag daan ng traktor, malambot na. Talagang patay yung mga damo. Doon, oh. Tapos na doon. Kinising na lang siya. Okay. Kinisan ko muna itong mga paligid nito. Yun o, ayan po mga kasulo, nagdaan na ang tubig din eh. Ay, pumasok na, ayun o, kinala na ni Roger. Ayan doon, ayos, number one si Roger. Tapos sinararo na rin niya yung ano, ayan. Okay na, so nakadalawang pitak na sila yung nagtatraktor. Ayos lang, kahit 2:50 ang oras, mabilis naman silang gumalaw. Dahil mga ano pa eh, yung ibang driver kasi po ay medyo may kaidara na, kaya medyo minus-minus na yung lakas. Pero ito, kumbaga wala pang bawas tong mga to, mga tropa ni ano to, ni Patrick. Yung mas bata sa akin to. Ayan na dahi. Ah, nakadalawa na sila oh. Pinisay. Ayos, mas maganda talaga, mas mainam talaga po mga kasilo kung may sariling traktor. Kaya yun ang aming target ni Roger, na magkaroon ng sarili. So sa ngayon, ano po muna, pangarap lang muna. Pero so, pagkaloob niya pong Gino na magkaroon kami ng ganyan, para meron kami magamit dito, para kami na lang ang gagawa. So yan ang hiling sa akin ni Roger, na sana magkaroon kami ng tractor. So sa ngayon, ano muna, dream muna, dream. Libre naman mga harap eh. Okay. Ayos oh. So naka-prepare na rin yung binhi namin. So babad-babad na lang to para lumambot, para malata, mabulok yung damo. Yun lang, nagka-problema sila dito. Kailan tapos na? Nabulaho po ang kanilang makina.
kulang po kasi ng tubig, kaya ano, kaya buksan natin dito, patubigan natin para umahon yung kanilang makina. Okay na yan. Maraming tubig, dire-diretso yung kanilang ano, makina. Ayun, oh, lapot na lapot. Yun. Tapos na ang dalawang pitak. So lipat na lang po sila sa pangatlong pitak. Siguro doon sila sa malaki or doon sa pinakamababa. Pinatubigan ko lang muna to para itong tubig na to maipasa doon sa kabila, doon sa inararo ni Roger. Yung bahay nila ni ano yan dati, Tito Dani. Tito Dani kila ni Marlo. Ayan, ngayon gubat na. Ayan, doon sila sa baba. Yun oh, bumaba na. So itong tubig na to, ipasa dito sa nararo ni Roger para ito naman ang mababad. Para sakali din nila matapos ngayon, balikan nila bukas, malambot na to. Alright. Ang bilis. Advantage talaga po kapag mayroon kang sarili makina or tractor. Hindi na kailangan yung ano, hindi na gaano masyadong pagod yung kalabaw. Yan ang request sa akin ni Roger na sana magkaroon kami ng sariling tractor para pwede rin pagkakitaan ni Roger, kasi si Roger ang mag-operate eh. Meron siyang ano, pagkakitaan sa kasakali. So ano muna, pangarap muna.
A few moments later. Hi. Hi ba? Yan po mga solo, ayan, mayroon akong sundo. Ha? Iwanan ko muna yung mga ano doon, nag-tractor. So, babalik pa sila bukas kasi hindi nila matapos ngayon. Alanganin na kasi. Babalik nila bukas. So, alis muna ako ngayon kasi meron akong sundo. At sabahan ko pa si Sir Jonas. Tumawag din sa akin si Sir Jonas para maghanap. Puntahan namin yung bibili naming baboy para sa piyesta. Tumawag sa akin. So, iwanan ko muna sila ni Roger. So, inano ko na rin si Roger kung sasakali hindi ako makabalik. Suyo na lang sa mga alaga. Asawa din pa siya ko. Ha? Oo, asawa. So, bukas ko na lang po ipakita sa inyo kung sasakali hindi ako makabalik yung update dun sa palayan. Sa tatuli, kay Sir Gorgonyo. Ayan, naumpisa na. Woo! Ah! Ating Grandia, oh. Jonas, nandun daw sa siyap sila. Naghihintay. Puntahan ko mga sandali. Let's go! Dito na tayo sa siyap. Dito na si Sir, naghihintay sa atin. Ayun, dito na tayo. Tagaas nito. Dito na tayo. Eto mga silo, hapon na po mga silo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, nandito ako sa ano ngayon. Nakarating na sa barangay namin sa Bubon. So, nakakita rin kami sa wakas. So, bukas namin makuha doon sa slaughter. Pinaano na lang namin, pinakatay na lang namin sa slaughter kasi alanganin na. Dispiras na bukas. So, hindi na ako nakabalik din sa palayan o doon sa club si Roger kasi hapon na. So, sila na lang ang napakain doon sa mga alaga at bukas ko na lang po ipakita sa inyo kung ang update doon sa ating pinapatraktor na palayan. So, ayan. So bago po ako magpapalam sa inyo, kaya nandito ako sa garden ni Mama, sinilip ko lang yung mga tanim niya. Ayan, maganda naman siya. Ang hindi umubra po yung okra po, mga kasulo, hindi nag-click kasi huli na ni Mama na tanim yung okra. Mas malaki na ang kamuting kahoy kaysa sa okra. Kaya na tabunan siya. So, bago po ako magpapalam sa inyo, ayan na gusto ko lang i-shout out at ang pamangkin ni Kasanga, ni Father. Ayan na meron din po siyang YouTube channel. Ayan na baka maibigan nyo po. Ayan na subscribe nyo po yung kanyang YouTube channel. Support nyo po. Maraming salamat ulit. Kang Merlin official vlog, ayan na pamangkin ni Tapader yung mga kasangga, pamangkin niya yung content niya, yung pananim, mga pananim, mga gulay, palay. Ayan na, shoutout sa iyo na Merlin official vlog. Ayan, kay ano na rin, kay Pader, shoutout sa iyo Pader, sa lahat-lahat ng papabukid dyan, sila ni HB, ayan, Katrops, si Kabadi, ayan, shoutout sa inyo. Ayan, so ayan lang po muna mga kasulo, ang update. Ayan na maraming salamat sa lahat-lahat ng sumusuporta sa laging panunood sa inyo sa aking video. Ayan, thank you lang marami sa solid supporters, subscribers, viewers. Ingat po kayong lahat dyan kung saan man kayo naroon. God bless po sa ating lahat. Ayan, nakita-kita po tayo sa aking next upload po mga kasulo. Ayan na God bless sa ating lahat. Magandang hapon. Paalam po muna. Bye-bye.